Hello po guys, good afternoon. So today is October 23, 2023, 10:39 PM. So we have our birth today. So pagpasensyahan nyo na ako ngayon. Ang busis natin ay Lagda masama. 16 power ako guys, at talaga namang may sakit. So yung technician din natin is may sakit din. Ayan, so kaya pagpasensyahan nyo na ako, ako'y ubo-ubo. So we have a repair here. This is from Baguio City. Okay, so yung customer natin, actually, siya yung nag-drop off siya dito from Baguio. Kasi may biyahe naman Baguio na bus. Start the power. So, may work siya dito sa Manila. Power, so nag-drop off niya dito. May pinuntahan siya sa Manila. Yeah. This is a MSI. It's Spanish spinning. 1070 gaming no display. XGB. Problem of this video card is no display. So we need to check what is the problem. Okay. No sign indicator on keyboard. Okay. No sign indicator. Okay, let's see what the problem with this video card. Okay. Okay. First, we need to we need to check test and we need DC to check the our bench memory supply. Okay. With the pocket table. Let's see what is the problem. I think this is okay. Not shorted. Voltage. So, based on the explanation of the customer, is voltage. It's no display. No display. So, check out. So, check out the problem. Supply, memory. Let's plug it. It's turned on. It's power on the computer. Power on. So, pan spinning. Okay, may supply tayo sa VRAM. Okay. So, yun, nilaw na yung keyboard. Check if so, ngayon lang siya nilaw. Yeah. So, we need to restart or turn off the PC. Okay, no light on keyboard. No unlock on keyboard. We need to use the the meaning memory tester. Just wait for a while. Sometimes the problem is memory. Need to turn off. Okay. But still no display, no numlock. Bad detected. Okay, let's check the motherboard on board if may display or nothing. Aray po. Okay natin. This is no display video. So, remove PCIe. I remove this cable, this cable. So let's check if board is working for now. Okay. To turn on board is fire. Working. Okay, let's turn up. Let's plug in. Okay. So no numlock. It's a hang. The problem is hang up. It's detected. Okay. Muna natin sa memory test. Tap muna natin. Select na natin ang board option. Natin lahat ng tornillo. And then check natin what is the problem. Side. Okay. Muna natin yung boot option. So, automatic. Nice. Ano ba ito? So, let's remove all these screws. Open na natin. This card is no warranty. Okay. Linux. Power up. Okay, din test natin siya. So ako siya isasala. Okay. I think the card is already open. If you can see the screw at the back side, so it's already open before. It's closed. So let's open it. Okay. Okay, let's move down cable, pan cable, computer here.
Sheep, okay. Antayin natin mamatay. Video card. Antayin natin mag-retrieve yung booting sa video ating video card has already repaired. Okay. By other technicians. Okay, baka tayo nakamute. So, we found out that GPU chip inside or the ball side history of repair. So, I seen blocks over there. Wait natin, umilaw. Yan, umilaw. Try natin siya repair. Ano problem na ito? So, let's remove all in sync. Tignan natin hanggang sa mamatay yung PC. Medyo matagal-tagal yan pag testing ng memory. So gumagana siya eh. Let natin siyang ma-check. I think para makita natin kung alin yung may problema sa memory. Kaya lang problema sa ganito. Marami akong nare-refer na gantong modelo, same type ng board, color 1050 Ti, 4D, 6D. Ang problem old dito. Old patch expired. Kailan rival na ako ng memory. Nagiging issue niya, kalimitan, is GPU. Wow. Nung sa ilalim ng memory niya. As you can see, yung connection papunta ang VRAM. Expired. Siguro ay putol o pumutok. Yung kalimutan ng issue. Wala akong makita any issue sa lines. Rainbow. Sa paligid ng VRAM. Except sa ano? GPU. Tawag dito. Sign of overheating. Overheat. So, hindi naman siya nakahang. Ibig sabihin. Try natin. Hanggang sa mamatay. Let's wait lang. Kasi ganyan nagre-rending okay. Siya. So, let's place order. Parang black screen na. Okay. First, we need to kita na inspection. Kinetics. Nagra-run yung ating test. I think memory. This is not shorted. But let's see. Sana pumasok. Ayan, namatay siya. I-check natin yung ating memory. Dito. Let's check. Okay, sa report. Yan, may error nga tayo. PC. So, ayan siya guys. May error tayo sa B0. May problema tayo sa B0. Ayan. So, naging i-problem naman ito. Saka ganun na naman yung mangyari sa na-repair ko dati na sa GPU yung problem. Malimit kasi siya. Problema. Okay. So, remove muna natin ito sa mga screw.
Ayan, dumi. Sobrang dumi. Okay, this is not clean. As you can see, sobrang dumi niya. Ayan. So, issue natin ay B0. Okay. B0. Okay, before we start, where is the B0? So from the corner, the GPU pin 1, go to the downstairs. Ayan. So kabila yung kanto, then start A1, A0, B1, B0. So may problema sa atin ay ito B0. Okay. Ito yung problema natin. Okay. Clear natin. And before we start, so we need to kick the this is so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, 6 gig. So need to check the sobrang dumi niyo. Check natin microscope na makita. Sobrang dumi. Check na lang natin yung nasira. Makikita nyo guys. Dami. Yan. Oh, they're very sad. So, hindi na siya na ano. Yeah. Pero maganda to. Magandang repair. Maganto ka dumi. So, possible hindi pa siya na ano ng iba. Nagagala. Okay. Check this. B0. Check out the box. Okay, before we start, so we need to clean the GPU first.
sobrang dumi yan. So, linisin ko muna yan, then patutuyuin ko, okay? Because start before you remove the this chip, okay? So, wait for a while. Thank you.
Ayan, hello guys, good afternoon. So ito na yung continuation ng repair natin. May dumating na customer, so may video ako recorded kanina, dinilate ko na. Ayan, so dumating kasi. Ayan, bali na check na natin, okay na siya sa microscope kanina. Ayan, bali ang gagawin natin, papalitan natin yung fuse. Ayan, malinis na to guys, memory. Ayan, as you can see, clean na clean na siya. Okay, so linisin na lang, palitan natin yung fuse. Yung kanyang fuse. Microscope. So, ito yung open. Ayan. Lagyan natin ng counting flux. Ah, init. Super. Pawisan na ako. Okay, so remove natin to. Yan. Okay. Lagyan natin tong keyboard ko dito. Testering ko siya guys. So ayan, change value nga siya, as you can see. Sa unang video natin, so change value siya. So walang walang problema sa parts. So marami tayo niyang ganyang same board. Nakuha lang tayo dito. Okay, so yun ay MSI. Marami ako yung MSI dito, board na lang ay. Sasawa ka sa board natin. Ayan, so kuha tayo dito ng fuse. Kasi guys, yung mga piece na ganito, hindi basta-basta nakabili sa online. Ayan, so ayan ang piece natin. Kukunin natin siya. Marami, available. Okay. Ito lang. Ayan. Okay na. I think job is done. So, pero hindi pa natin sigurado pala. Gawa ng hindi pa pala natin siya natitesting. Malalaman natin kung sira yung MOSFET o hindi. Kung na-damage. Okay? So, let's see. Let's go. So, testingin na natin. So, pasensya na kahit maingay yung ano natin, ultrasonic cleaning. Pero, yan lang talaga. Kailangan continuation ang ating trabaho. Okay. So i-try na natin siya para malaman natin kung anong mangyayari. Kung job is done or not. Okay. 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 So subukan natin kung puputok o usok. Power on. Yan, uminit siya guys. Nag-warm. Oops. Tingnan natin kung may display. Ayan, as you can see, nag-display siya guys. It's done. Okay. So, simply, ang issue. Oh, okay na. Oh, saan ka pa? Oh. So, yung
history ng repair. Yan. So again, again. Simple lang yung problem, pero pinalala. Pinalala nung mga naunang nag-repair. Yan. So as you can see, yung unang repair nito guys ay, ang ginawa ay, nireflow yung GPU chip. Pero hindi naman yun yung sira. Diba? So medyo masakit yun. Ang nagiging issue kasi magkakaroon pa siya ng dumi. Yun. So yan guys, so this is okay. So we have a display. So ang isang problema lang ay kaya siya nasira ay ito. Madumi siya. Yan. Tapos ngayon dahil sa dumi and thermal pad expired. So bumigay yung fuse dahil dito. Yan. Nagkaroon ng overheat siguro. So nagkaroon ng protection kaya siya nag malfunction. So bumigay yung isang fusible resistor. Yan. Siguro 5 watts yun. 5 watts. Yan. So ayan guys, as you can see, nag-display siya. So okay na. So ang gagawin na lang natin guys, stress test na lang natin. Okay, show ko sa inyo later for a stress test for this GPU. Okay, wait for a while. Hello, ayan guys. So, ito na yung updates. Ito yung isang ni-repair natin. Yeah, so this is a Gigabyte RTX 2060 6GB. So ito okay na to. So from ito ay from Sambuanga City naman to isa nito guys. Bali guys, yung isa ay okay na. So ayun siya. Nababad na yan diyan kanina pa yung naka-stress test. So ginawa ko kasi ito isa na ito. RTX ano. Ah, nilagyan ko pala ng thermal pad ay something. Ayun guys. So ito na yung result natin. 3 digit yung APS niya. So yung ni-repair natin na to, 3 digit APS score niya 3895. Yan, as you can see, ang maximum EPS is 347.2. Yan, okay na guys, it's working. So, ang GPU temperature niya is 66 degrees Celsius. Mababa lang, naka-extreme testing na yan guys. Naka-fault stress test yan. So, 100% GPU load. Yan, as you can see. So, pan-speed niya is 43. So, yung ganito guys, maganda to. Kasi may backplate ito, tapos maganda yung klase ng ano niya, designing. Pagkaka-design yung ganito. Matitiba yung mga ganito guys na na 1070, 1080. Yan, yung may ano siya guys, yung may backplate tapos may heatsink sa loob. Yun, yung ganun design guys, matibay. Yung iba kasi wala eh. So yung nire-repair na ito guys ay okay na. So this is a MSI 1070 8GB. Yan, DDR5 Micron ang memory, 256 bit, 8GB yan guys. So mataas ang ano nito guys, ang memory clock niya is 2000, so pansabay siya dun sa mga latest version na 1060 or ano, yung clock niya, mataas ba yung clock niya. Yan, tapos yung GPU clock niya is 1800, so sabay siya dun sa mga 1660 na bagong version, kahit yung RTX 2060, halos malapit siya dun sa yung function. Yan, so may mga nadagdag na lang kasi dun na ano, pero kompleto guys ito eh. Yung ano niya, compute, ano, OpenCL, CUDA, Direct P6, Ray Tracing. So, kompleto na siya guys eh. Kompleto na pala yung ano niya. So, may mga, hindi ko lang alam kung ano yung mga support niya, etc. etc. So, yan guys, as you can see, okay na. Pass na sa stress test. So, baba lang ng temperature guys. So, yan. So, yan po yung ating update sa MSI 1070. Okay? So, yan. So, okay na guys. Bagong palit na rin yung thermal pad nun. Ang pinalitan lang natin dun is yung fuse. Fuse lang. So, kaya siya nag-change value dahil dun sa memory. Dahil sa thermal pad residue. Tapos, may lupa. May putik yung ilalim ng memory. So, as you can see naman dun sa unahan natin video. So, ayan. So, nadali pa natin. Galing na siya guys sa repair. Nireflow nga yung GPU chip. Ang naging problem lang. So, hindi siguro marunong yung gumawa. Tira sila ng tira eh. Reflow agad ng GPU chip. So, kahit hindi naman po yun yung problem. So, yan yung mahirap sa mga technician ngayon ng video card. So, puro sila reflow. Kala nila, ma-reflow lang, gumana, okay na. So, hindi po yun ganun. Kagaya nun, so, ang issue lang, napakasimple ng issue, yung fuse lang niya para sa memory. Kaya po siya walang display. Pero detected po siya. Nakahang siya, nakahang. No numlock sa keyboard. Detected naman siya. Ayan.
yun. Yun pala ang issue, yung memory, wala siyang voltage supply kasi yung kanyang siguro may voltage supply siya, mababa. Siguro mga ganun. Or hindi natin alam, hindi natin na-tester ng ano eh. Kasi konti lang yung difference ng gauge niya eh. From 600 millivolts ang reading, so naging 800 millivolts. Yun, parang ganun. So, change value siya ng yung 0 ohms naging 0 point. Dapat kasi ang reading ay 0 millivolts. Sa diode mode kasi yung tester ko eh. Hindi, alam ko. Tapos, nung tinest, inano kasi natin siya guys, nung tinester natin. So, ano. So, may reading na siya na 0.5K. So, ibig sabihin, 500, ano na, 500, tama ba? Hindi ko napansin kung K or ohms. Something ganun eh, nasa 500.5 ganun, something yung reading natin sa tester. So, ayan, so far guys, it's working fine. So, ayan, as of today guys, update natin sa pila ng repair. So, napakarami na kapira. 31 person na naman. Tumaas na naman guys. Nag-20 yan, nag-20. Ngayon, 31 person naman. Ang alam ko, lampas na yata ang 31 eh, kasi may dumating na 4 na piraso tapos isang box pa na yun. 3090. Ayan, so, alam ko, yung isang natatandaan ko si 31 lang yung nakapila kanina. Hindi ko pa siya nakaka-count ngayon ulit. So, yan guys, ang ating update from Zamboanga City na-repair natin. Baguio City nakalagay dito. Zamboanga ito guys, ha. So, ito yung Baguio City, itong isa. Ito yung from Baguio City. Hindi, tama. Mali. Ako pala yung mali. So, tama pala guys. Itong MSI na na-repair natin is from Baguio City. Kasi dinarapo yun ng may-ari. Then, ito namang isa na ito from Zamboanga. Ito pala yung Zamboanga. So, nalilito tuloy ako. Ayan. So, magkasunod kasi siya guys nire-repair. Gawa ng pag binabad natin, ultrasonic mini, kuha tayo ng isa, tapos next repair natin. Ito yung ano, next repair natin. Kaya, ayan, medyo kakalito minsan. Pero, hindi naman. Sa pila naman kasi may numbering naman dito eh. Ayan. Meron dito. Ito, may numbering. Ito, number 925. Yung isa, number 924. So, may palatandaan. Kaya, hindi naman malilito. Siguro nalito lang ako. So, ayan guys, ang ating updates. Salamat sa inyong panonood. Ayan, sa mga bago salta sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? So, see you on the next repair. Bye for now.